Okay, good day mga boss. Welcome sa ating channel. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano magkabit ng hazard light gamit ang switch na to. Meron siyang 3 wires. At ang model natin ngayon ang aking motor na Rider 150 car. Okay, umpisahan natin mga boss. Kailangan mga boss mahanap natin yung ating wire ng mga signal lights. Hahanapin natin siya dito sa main socket papunta sa ating main switch sa may handlebar. Para mahanap natin 'to, ang una niyong gawin, hanapin yung trigger wire, yung wire na papunta sa ating flasher relay na nagpapailaw sa mga signal light sa socket na 'to. Gamit ang ating test light. Okay? I-on natin yung susi ng ating motor. Tapos, try natin yan sa mga socket na yun. Hanapin natin yung nagpapailaw o nag-trigger sa ating flasher relay. Mga boss. So mga boss, nakita natin itong gray wire na to. Ito yung mga nagbiblink ang ating test light. Ibig sabihin, siya yung nagpapailaw sa ating, or nagbibigay ng signal sa ating mga signal lights para umilaw. Siya ay gray wire. Next, hanapin natin yung signal, yung pinaka-wire nung left. Muna. Okay. Next, ang hanapin natin ay yung signal wire papunta sa left signal light. Signal light natin sa mga sa switch natin sa handle para mahanap natin. Tapos, hanapin natin sa mga socket na yun. Yung mga boss siya, na-blink din siya. Ibig sabihin, siya yung wire papunta sa left signal light. Patayin natin ang flasher, mamamatay din yung signal light. Pag ibinalik natin yung switch, sinwitch uli natin ang flasher sa left, iilaw uli siya, ibig sabihin siya yun, sa left. So, nakita na natin yung dalawang wire na yun. Yung white and black. And next, yung wire papunta sa right signal wire. Ilagay natin sa right ang ating switch. Yan yun. Itong light green wire. Pag pinatay natin yung switch dito sa handlebar, mamamatay din dapat. I-right flasher ulit natin ng switch. Nabubuo siya. Ibig sabihin, yung tatlong tong magkakatabi, yung tatlong tong black, white, and light green, sila yung wire na nagpapailaw sa ating mga signal lights. Okay. Yun, dahil nahanap na natin mga boss yung tatlong wire na nagpapailaw sa ating signal lights, black, gray, at saka light green. Kailangan natin talupan yung tatlong yan at itatap natin dito sa tatlong wire ng ating hazard switch. Okay, natalupan ko na kasi ito kaya may tape na. Tatap na lang natin. Okay, ito sa inyo. Okay mga boss, yan, natalupan na natin yung tatlong wire. Tapos itong tatlong wire ng signal lights na to, itong gitna, itong blue sa hazard switch natin, itatap natin dito sa gray since siya yung nagsusupply sa light green at sa black. Tap lang natin siya dyan. Mga boss, nakatype na siya. Nakatap na. Tapos, itong orange naman sa isang side, sa black naman natin ilalagay. Tatap lang din natin siya. Tapos, itong last wire natin mga boss dito sa green.
tap lang ano sila. Kaya kung makikita ni boss, tinap ko lang, pansamantala lang naman yan para makita niyo. Makatap na yung tatlong wire. Okay mga boss, tapos na natin siyang itap sa mga wires. Pwede, bago ko siya i-tape, testingin muna natin kung gagana ng ating hazard. Pero huwag niyong kakalimutan mga boss, para gumana ang ating hazard lights, kailangan natin magpalit ng ating flasher relay from stock to electronic flasher relay. Nabibili lang din naman sa mga motor shop. Okay, ano natin natin susian yung mga boss, tapos try natin pindutin. Make sure lang na huwag magdidikit-dikit. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nailaw na ang ating hazard lights. Nailaw na siya. Front and back, nailaw din sa likod niya. Ayan, nailaw na siya. Patayin natin kung nagana ang ating switch. Ayan, patay siya. On natin, nagana. Kagandahan mga boss sa ganitong installation, hindi mo na kailangan pakailman yung handle switch para umilaw ang hazard. Takay din natin kung nagana pa rin yung ating stock na pag-flasher. Ano natin sa right? Ayan, umiilaw. Left. Umiilaw. Tapos, yung ating hazard, try ulit natin. Umagana. Okay. Ayan, ganyan lang kadali mga boss mag-install ng hazard light switch. Ulitin ko lang, ang hahanapin yung wire galing sa switch, sa handle switch, papunta sa socket na to. Ito yung wire ng signal light. Hanapin yung wire ng signal lights natin, yung mga wire dito sa signal lights. Saka yung nagbibigay sa kanila ng supply. At doon ay kakabit yung tatlong wire ng ating hazard light switch. At yun, tetape lang natin at okay na yan. Tapos hanapan nyo na lang kung saan yung pwesto gusto ilagay ang ating switch. Okay mga boss, thank you. Maraming salamat. Subscribe lang kayo sa ating channel. Kung may katanungan pa kayo, pwede kayong mag-comment down below. Hit nyo rin ang notification bell button natin para sa mga susunod pa nating DIY tutorial. Maraming salamat. Okay mga boss, ito yung sinasabi ko sa inyo. Papalitan natin na flasher relay para gumana ang ating mga hazard lights. Kung hindi nyo kasi ito papalitan, hindi gagana ang ating hazard lights. Sa case ng aking motor, napalitan ko na ito ng electronic flasher relay. Tinanggal ko na yung stock na flasher relay. Depende na lang sa motor kung saan nakapresto yung sa inyo. Since akin, Raider 150, nandito siya. Napalitan ko na siya ng electronic flasher relay. Huwag nyo lang kakalimutan.